She sang it full time now. Alalahanin mo kami, Panginoon,
Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng pag-ibigan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako nang ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong maawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel, pupuring kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyupo at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahil lang sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itulong na lumakas agad ako. Naghahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tugding lahat. Ang dahilan ito poon, pag-ibig mo hindi pupupas at ang mga sisimulan gagawin mo'y magaganap. Magsitayin po tayo nga. Diyos ko, sa aking igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas ng manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y ubuksan para sa inyo. Sabagat tumatanggap ang bawat tumihingig, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang na si Rami? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo ang inyong, sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. So tayo po'y natutuwa at bahagi po na kung saan ay sa araw na ito ay pinagkaloban tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon para po sa ating recollection, bahagi retreat. Ito kasi, ano? Kasi ay sa annual retreat, no? Na nais natin ibahagi po para sa pagkataon ng ating pag-i-record, no, bilang mga katikista, no, bahagi ng ating pagsasalay sa buhay natin, sa ating pananampalataya, no, buhay espiritual. Kaya po, isa mong nakita ko natin, no, na muling ipinakalalaw sa atin ang buong may kapal, no?
na ang pinaka-pundasyon ng ating pananampalataya ay isang pundasyon na nakabase sa ito'y magbibigay ang Diyos Ama. Hindi magbibigay ang ating Diyos ng bagay na ikasasama natin. Bibigyan niya yung humihili. Bumuksan niya ang mga kumakatok. Makakatagpo ang mga humahanap. Bagay na kung saan ay ipagkakaloob niya ang mga bagay para sa atin. Hindi lang basta bagay, no? Mabubuting bagay. No? Kasi hindi natin may alis na kumisan katulad ng bata. No? Tayo naging bata. No? At kayo ay nagkaroon ng pamilya. No? Sa inyong mga nagkaroon ng pamilya. E baliwala yung kumisan na yung hinihingi natin kumisan, akala natin palagi nakabubuti. No? Akala natin ay para sa ikaayos natin. Pero may mga pagkakataon pala, no? May lugar, no? Na hindi makabubuti, no? Hindi makatutulong para sa bawat isa sa atin, para din mismo sa ating humihingi. Kaya yun po yung maliwanag na ipinapamanit ng Pumika Paano, na ang bagay ay ipagkakaloob ng Diyos para sa ating ikabubuti. Hindi magbibigay ang Diyos sa ating ikasasama. Pero kumisan, bilang mga magulang, maranasan yung kumisan na may hiningi ang inyong hanap. Pero hindi ibibigay. Bakit? Ay hindi makabubuti. Yung bawa na lamang ay gusto manood ng TV, ay may bukas, ay magpupuyak. Ay kapag nagpupuyak, ay di magigisi na sa umaga, anong gagawin niya sa eskwelahan, doon matutulog. Kaya habang nagkaklase, ay tulog. Bakit? Puyak. Puyak ng gabi. Bakit? Nanood ng TV. So, mga ganong klase na halimbawa, makapakarami pa kung doon sino na ibibigay natin na pamantayan ng pagkilos. Kaya po, sinabi rin ni Jesus na anong sinunod niya po ito? Na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling para sa ikabubuti natin. Kaya po, ang pangyayari niya later on sa ibang ngayon ng ating pangapakinggan ay po kaysa Mandayo ay pinaaralanan tayo na kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Hindi na yung gusto. Ngunit yung makabubuti. Yung makabubuti. Sa unang pagbasa po, nakikita natin sa ipinahayag ko sa atin sa aklat ni Esther, no? Na ating pong ipinahayag dito ay yung kahilingan ni Esther, no? Na tumutulog sa Panginoon, no? Kasi si Reina Esther ay isa lamang sa mga asawa, no? Ni Holofernes, no? Kasi nung panahon na yun, no? Alam po naman natin gusto yung maraming asawa, lalong-lalong na yung mga ari, no? Noong nagkataon po na kung saan ay in question po dito sa aklat ni Esther, no? Ay yung kanyang katapangan na ipagtanggol, no? Ang mga Israelita. Kasi ang pinag-uusapan na rito ay ang buhay, no? Ng mga Israelita, mayroong mga nagnanais, no, na umusin ang mga Israelita, no, pahirapan, no, iusigin, no, patayin, no, pahirapan. Yun yung kanilang niyang binubuong plano, no, na kung saan ay kinakailangan niyang ipagsanggalan.
Later on, nakita po natin na kung saan ay pinagtanggol niya ito, no? Sa pamagitan mismo ng bagamat madugo, no? Ay inihil niya kasi na iligtas ang bayang Israel, no? Sa mga nagnanais na umapin ito, hanggang mapugutan niya ng ulo yung kanyang asawa, no? Yung hari, si Holofernes. Pero itong bagay na ito po na kung saan ay hindi ito ninyong mapag-nilililayan pa kapag binasa niyo po ano, yung aklat ni Esther. No? Pero yung kanyang inihiling, no? Mabigyan siya ng lakas, no? Para may isa katuparan yung patuloy na pagtatanggol sa mga Israelita. No? So sa ating pong pagkilos na kung saan ay makikita po natin na sa araw na ito inaanyayahan, no? Makita po natin na yung una tawa nating pamantayan ay yung kaisipan na sabi nga dito ay yung nais mong gawin sa kapwa mo, no? Yung primacy of goodness. Kasi kung pagkaunawa natin ay God is good, no? Dapat ay makita natin na ang lahat ng pagkilos natin ay para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. No? Kaya din po, nagpapasalamat tayo, no, sa mga namumuno po ng mga pamunuhan ng ating pong distributor, kay Sister Edna, kay Sister Lita, at mga officers po ng First District, no, na tayo ay magkatipon-tipon para po yung mga hindi nakasama doon sa retreat natin sa Talaytay ay magkaroon ng retreat team ngayon, hindi na lang patuloy.